Good morning mga kabeshuap ko! Don't forget to like and subscribe my YouTube channel, Norlin, this channel because itong channel na to, marami akong mga reaction video tungkol sa mga chika, showbiz chika, ganun lang. So, thank you for watching mga kabeshuap. So, today, ang topic natin is all about Marlo. Yan, alam naman natin as siya pa rin ang laman ng news ngayon sa Raffy Tulpo in Action. Although maraming mga topic na dumating na in-upload pero hindi pa rin mawala-wala sa mga netizens ang ano, ang tungkol sa kanya. So, today sasabihin ko na sa inyo ang aking ano, ang aking chika, ang aking reaction video about sa kanyang death threat. Yes, tama kayo. Tama ang narinig niyo, may death threat si Marlo. Di naman natin maalis sa kanya na matakot sa death threat na yun, di ba? Sino ba namang tao na hindi matakot? Death threat niya, di ba? So, siya ay naghingi ng tulong sa mga kapulisan. Hindi ko ma-sure kung totoo itong issue na to tungkol sa kanya. Basta, ang sa akin lang, ito yung napanood ko sa isang site na may death threat nga siya. Kino-confirm ko pa ngayon pero wala pa akong nakikitang news about dito na totoo na may death threat siya. Siguro isa itong tagahanga or natripan lang siya. Siguro natripan lang siya kaya siguro kinuha yung number niya tapos tinext siya na ganito ganyan. Hindi si Marlo kasi hindi siya lumalabas ng statement. So, panoorin muna natin yung mga kasunod na kabanata nitong sa Raffy Tulpo in Action na kung totoong may death threat siya at malalaman natin doon sa part 4. Kasi nga, yung napanood ko, hindi naman sigurado yun. Giano ko lang, nag-react lang ako at si Marlo naman, yung mga taghangan niya, nagsabi rin na hindi totoo na may death threat siya kasi nga wala naman siyang nilalabas sa statement, so puro ang mga nasa balita-balita is puro mga fake news na lang. So hintayin muna natin yung ano, yung part 4 ng Raffy Tulpo in Action tungkol doon sa death threat niya at sa kaso niya. Ito siguro yung death threat niya, ito pa siguro yung past niya na siguro na may mga atraso siya at ngayon is nadagdagan ang galit sa kanya dahil siguro sa ginawa niya. At na-mention din kasi ni Isa na meron siyang ex-girlfriend na ano, na nag-text din kay Isa at yun naman ay sinabi ni Isa doon sa staff ni Raffy Tulpo na si Marlong daw ganito ganyan. So di natin alam kung sino talaga ang nagsabi, ang nag-aano ha, ang nag-threat kay Marlo. So, malalaman pa natin yan kung anong katotohanan doon sa susunod na kabanata nitong Raffy Tulpo in Action. Ano, abang-abang lang tayo mga kabeshiwap ko kasi alam ko na sa pagdating ng oras or siguro sa part 4, magsasalita na si Marlo Arinsala. So, abangan natin. Tapos, ito naman pamilya kasi ni Marlo, dapat sana kahit isa na lang representative na mag-asikaso sa issue na yan. Wala kasi, isang statement, walang lumalabas sa kanilang side. So, todo protect talaga yung pamilya ni Marlo. Ganito na lang, hintayin na lang natin yung part 4 at kung ano ang magiging sagot ni Marlo sa issue na pinapataw sa kanya at yung mga death threat na natatanggap daw niya, ha. Hindi naman sa sinabi ko na natotoo na yung death threat na yan kasi nga ang na-expose lang ng death threat na yan is yung ano niya, yung fan niya. So malalaman natin yan sa part 4 mga kabeshiwap. Ano nga ba ang masasabi niyo tungkol diyan sa death threat na yan? Para sa akin is, kung wala kang namang atraso at wala kang inagrabyado na tao, siguro sa mga past mo na ginawa, siguro hindi ka naman gaganyanin ng mga tao, diba? Kung naging okay lang tayo, ang okay lang pakikitungo natin sa kapwa natin, kung wala tayong inabuso,
Kung ganyan, kung may death threat ka, isa din yun kasi may ginawa kang mali, may ginawa kang kasalanan. Kaya, di natin maalis sa isip ng mga tao na maghiganti kung totoo man na may ginawa siyang aside kay Isa at yung doon sa ex-girlfriend niya. Hindi mawala sa tao na magtanim ng sama ng loob, lalo na pag nasaktan mo siya through words, kahit words lang. Diba, yung kay Catherine Bernardo nga. So ito ang malaking dagok sa buhay ni Marlo, kasi that time ang dami niyang siniraan, diba? Unang-una doon siya nagtrending dahil kay Catherine Bernardo. So dahil doon, kay Catherine Bernardo, nagtrending siya dahil sinabihan niya si Catherine na sakang. So sa ano ba, tama ba na maghusga tayo sa katangian ng isang tao? Maling-mali yung ginawa niya, kaya doon siya sumikat at siguro lumaki ang ulo niya dahil at the process din that time, nagparitokis siya. So siya ang sobrang sikat talaga that time dahil nga sa pagretoke ng mukha niya. Although hindi naman talaga ang maganda ang yung resulta ng mukha niya. Meron din namang palpak, kaso lang lumaki ang ulo niya dahil doon sa siguro feel niya na ang gwapo-gwapo ko na. Ganun siguro ang pakiramdam niya. So ito naman yung parang nakikita niya na siguro para sa publicity, ginawa niya ng issue si Catherine Bernardo at ito pa si Vice Ganda. Alam ko marami pa yung mga tao na hinusgahan niya, kaya siguro yung mga fans ng mga artista na siniraan niya, hindi rin papahuli, hindi rin magpapalagpas. Siguro yan dahil isa din yan sa mga fans ng mga artista na hinusgahan niya. Kaya alam naman natin, di ba, yung mga yung diehard fan, pag alam nila na naagrabyado na yung ano nila, yung idol nila, syempre talaga, hindi talaga magpapaalas yan. Talagang hahanap sila ng paraan para may paghiganti ang kanilang idol. Ganyan yan. So, mga kabishuwap ko, kayo, kung kayo ba, for example, kahit naman, di ba, kung ako diehard ako ng K-pop, so kung siraan ng K-pop dito sa bansa, kung aalisin nila dito sa bansa ang K-drama, nako, magbiwelga din ako kasi isa yan sa fun. Isa yan of the way to release ang stress ko dyan sa K-drama na yan. Nalilibang ako ng habang nanonood. So, yun. Para sa akin, yun lang. Marlo, sana naman susunod, ayusin mo na yung ayusin mo na ang buhay mo. Kung matapos na itong issue nito kay Isa, at yung sa past girlfriend mo na nga na lumantad, na binugbog mo rin dahil sa same issue kay Isa. So, sana magbago ka na, at alam naman natin lahat ng tao hindi perfecto. Pero dapat sa'yo, sana that time, nagkasala ka na eh. Doon ka na sa part na may ginawa ka ng hindi maganda. So, ngayon galit ang mga fans. At ngayon, inulit mo na naman. So, for what? For publicity? ginawa mo ng issue at nag-live ka pa sa Facebook na para ganito ganyan, para sumikat ka, gusto mong tumaas ang viewers, para at doon ka na, that time doon ka na magsasalita habang mataas ang viewers.